So, now, isa-share ko sa inyo guys kung paano ako nag-grow sa main channel ko, kung paano ako nakakuha ng ganong karaming subscribers at the same time kung paano ko nakakuha ng million of viewers sa main channel ko. So, welcome back to my YouTube channel. Muli naman ako nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and click the bell button below para mag-click sa mga bagong videos na i-upload ko. And for today's video guys, isi-share ko sa inyo kung paano mabilis nag-grow yung main channel ko, kung paano biglang nag-boom yung mga viewers ko. Diba? Share ko sa inyo kung paano ako nakilala sa YouTube. And itong isi-share ko sa inyo guys is sobrang makakatulong talaga sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga nahihirapan or nababagalan talaga sa growing ng channel nila. And itong ituturo ko talaga sa inyo guys is ito yung kumbaga pagkukulang natin na hindi natin nagagawa sa channel natin pag nag-i-start pa lang tayo. Kasi di ba pag nag-uumpisa kasi tayo sa YouTube, ang ginagawa lang talaga natin usually yung gumagawa lang tayo ng mga video, nag-upload lang tayo ng video. Hindi natin inaayos yung channel natin, 'di ba? Kasi itong YouTube guys is malaki yung pagkakaiba niya sa ibang social media platforms na kung sa katulad ng Facebook, 'di ba? Yung Facebook, pag nakagawa ka ng account mo, pwede ka na mag-upload, 'di ba? Wala ka nang aayusin na mga settings. Itong YouTube guys is marami pa siyang pasikot-sikot na dapat ayusin. Diba? Kasi, to tell you honestly guys, diba, ang growing ng channel natin is mag-uumpisa sa settings ng channel natin. Hindi po sa video na ina-upload natin. Diba? Kasi pag hindi mo inayos yung settings ng channel mo, para ka na rin may cellphone na walang battery. Useless. Hindi mo siya magagamit. Pwede mong magamit pero wala. Hindi ka mag-i-improve. Hindi mag-grow yung channel mo. Diba? Hindi ka makikilala, hindi dadaming subscribers mo, yung viewers mo. So, itong ituturo ko ngayon guys, is ito yung dapat nating ayusin, dapat nating gawin sa channel natin, na which is ito yung lahat na mga nakikita nyo, lahat na makilala nyong sikat na YouTuber, lahat na mga channel na nakikita nyo na maraming viewers, maraming subscribers, ito po yung ginawa. Kasi pag gumagawa tayo ng channel na, guys, requirements po na ayusin natin tong settings na to para mag-grow yung channel natin, para at least dumami yung viewers natin. Kasi viewers ay yung pinakamahalaga sa atin guys, hindi po yung subscribers. Pero the more kasi na maraming nanonood ng mga video natin, the more na dumarami yung subscribers natin, yung nag-aabang sa mga video natin. So now isa-share ko sa inyo guys kung paano ako nag-grow sa main channel ko, kung paano ako nakakuha ng ganung karaming subscribers at the same time kung paano ko nakakuha ng million of viewers sa main channel ko. So katulad nitong second channel ko guys, actually, pag gumagawa ko ng video, kung napapansin nyo, parang walang ka-edit-edit, pangit yung mga video ko. Pero yung nilalaman ng video content ko, talagang very informative talaga, nakakatulong siya. Diba, pag pinanood mo, marami kang mga knowledge na makukuha na pwede makatulong sa'yo as small YouTuber or beginner. Diba, so, ano ba yung first na ginawa ko? Yung first na ginawa ko talaga sa YouTube ko, sa main channel ko rather is, yun lang, gumawa ko, inayos ko lahat ng mga settings na dapat ayusin, di ba? Kasi, kailangan yun eh, kailangan talaga maayos yung settings ng channel ko, channel mo para manotice ng YouTube. Diba? Kasi sa sobrang daming mga YouTuber ngayon, mga vlogger ngayon, bihira or parang mahirap mapansin. Diba? Kung hindi ka sikat, kung hindi ka kilala, hindi ka artista, wala kang pangalan sa industriya, talagang mahirap talaga mag-start sa YouTube. Pero dito sa ituturo ko sa inyo guys, pag ginawa nito talagang magkakaresulta kayo, talagang makakatulong sa inyo ng sobra. Kasi alam ko ikaw na nanonood ng video na to, talagang hindi mo pa alam to, at the same time hindi mo pa naayos. Kaya kung mapapansin mo sa channel mo, parang sobrang bagal yung growing ng channel mo. Ang hirap
abot ng or makakuha ng maraming subscribers, 'di ba? Ang hirap magkaroon ng viewers. So, 'yun po yung problema niyo, lalong-lalo na dun sa mga beginner pa lang, dun sa mga nag-start pa lang na ginagawa yung sa Bursab, yung BLS, yung live stream, 'di ba? So, pagka ginawa mo kasi 'yan, 'di ba? Kapag yung mga subscribers mo is product of BLS sa Bursab, ang magiging problema mo kasi diyan is every time na mag-upload ka ng video, kahit na marami ka ng subscribers, kahit meron ka ng 500 pataas subscribers, wala pa rin nanonood dun sa video mo. Hindi pinapanood ng mga subscribers mo kasi yung subscribers mo, yung mga nag-subscribe sa channel mo, gusto nila pag nanood sila ng video, merong kapalit. 'Di ba? Gusto nila pag pinanood nila yung video mo, kailangan panoorin mo rin na rin yung video nila. So 'yun po yung problema, guys. Minsan pa nga pag halimbawa pag kung mapapansin mo every time na nag-upload ka ng video, talagang kung mapapansin mo yung subscribers mo, yung bilang ng subscribers mo, minsan nababawasan kasi nga kapag hindi nila nagustuhan yung video mo, nag-unsubscribe sila or kahit na hindi nila napapanood yung video mo, hindi nila pinapanood. Every time na nagpa-pump up yung or lumalabas yung video mo sa notification nila, minsan may nag-unsubscribe kasi yun nga, reality talaga, may mga tao talagang gano'n na kumbaga mahilig lumamang ng kapwa. Diba? So, dapat hindi tayo gano'n. Dapat kung nag-subscribe tayo sa isang channel, huwag na tayong mag-unsubscribe. Kasi ako guys, pag nanonood ako ng mga video ng kapwa ko YouTuber, talagang nag-subscribe ako, tinatapos ko yung mga video nila, lalong-lalo kung yung video content na helpful talaga, informative, maraming knowledge na ako, talagang pinapanood ko ng buo yun, di ba? So, dito kasi sa YouTube, kung gusto mong mag-grow talaga, kailangan marami kang taong natutulungan, di ba? Kailangan hindi ka selfish na tao, di ba? Kasi pag ma-attitude ka, kahit san rin naman eh, kung pangit yung ugali mo, talagang walang magkakagusto sa'yo. Lalong-lalo sa ganitong industriya, kung pangit yung ugali mo, mai-stress ka lang kasi ibabash ka ng mga tao. So, siguro, para hindi na tumagal yung usapan natin ngayon kasi medyo may katagalan na rin to kasi ituturo ko sa'yo ng dahan-dahan lang kasi napapansin ko, mayroon ako mga nanonotice sa comments sa mga video ko na doon sa mga iba sa mga ibang tutorial ko na masyado daw mabilis yung pag-explain ko, yung screen record ko hindi nila masabayan kasi sobrang bilis. So now itong tutorial ko ngayon is medyo mabagal siya, so mas pinadali na lang kasi gagamit ako ng screen record para at least madali niyo siya masundan, madali niyo siya makuha, at the same time madali niyo mapuntahan sa channel nyo kung ano yung settings na ituturo ko sa inyo na kailangan nating ayusin para umabot tayo ng million views. Kung hindi naman umabot ng million views, at least tataas yung viewers natin, di ba? So, now guys, siguro umpisahan na natin para at least hindi ka na, nakalimutan ko yung termination, pero never mind, di ba? So, umpisa na natin, start na natin. So, i-ready mo na yung cellphone mo. Pwede mo siyang i-save. Pwede mo siyang i-download para at least madali mo siya makuha. And ito guys, don't worry kasi sobrang dali lang naman yung ituturo ko sa inyo. Pero yung impact niya sobrang laki. Diba? Sobrang laki nung impact niya. Magiging impact niya sa channel natin pagka inayos mo. Diba? Talagang magkaka-resulta ka talaga, dadaming subscribers mo, at the same time yung viewers mo na dati tigwa 100 lang, pinakamataas minsan 500 or 1,000. So pag inayos mo to, talagang aabot yung viewers mo ng 10,000 pataas, diba? So eto na, umpisa na natin. So eto na guys, start na tayo. So hahanapin ko lang yung application na gagamitin natin. So, kung nakikita nyo yung Chrome, yan po yung bubuksan natin. So, i-open ko yan. Diba? Medyo may katagalan to guys kasi mahina talaga yung signal ko. Diba? So, i-type natin yung pupuntahan natin yung youtube.com. So, yan po yung itatype natin guys. Ayan. Kailangan youtube.com. And pag nandyan na tayo guys, mahina talaga yung signal. So, pipindutin natin dyan sa tatlong tulok na yan. Ganun ba yung termination dun?
Di ba? So, then iset natin siya sa desktop side para at least mapunta natin pa kahit hindi tayo nakagamit ng laptop or computer. Di ba? So, antay lang tayo guys kasi mahina talaga yung signal eh. Yan, lakihan natin. Then pipindutin natin kung napapansin niyo yung mukha ng channel ko, di ba? So pipindutin natin diyan. Ang hina ng signal. Pero okay na rin at least madali niyo makuha. So pupunta tayo sa your channel, pipindutin natin diyan. So itong channel at pinapakita ko sa inyo guys, is ito yung second channel ko. Diba? So, ngayon pupunta tayo sa, ayan, papakita ko sa inyo ng buo. Pupunta tayo ngayon sa customized channel. Pipindutin natin dyan. Diba? And then guys, ito medyo lakihan ko lang. Pag nandyan na tayo guys, pag napindot na natin sa customize channel, so hahanapin natin sa pinakagilid yung settings button. Yan kung mapapansin nyo, kung makikita nyo guys. Ayan po siya. So pipindutin ko dito. Sabayan nyo lang ako guys, para at least madali nyo makuha. So yan po yung lalabas pag pinindot natin. So now guys, scroll down natin. So, kung makikita nyo, meron siyang privacy, customize the layout of your channel, translate info. So, hahayaan na natin guys, move on na tayo dyan. Huwag na natin pakialaman yan kasi wala naman yan, hindi naman kailangan ayusin yan. So, kung mapapansin nyo guys, meron kayong nababasa dito or nakikita na advanced settings. So, yan po yung pipindutin natin. Pupunta tayo sa advanced settings. Ayan, so yan po yung lumabas. Meron siyang pero ito guys, ito yung pinakauna na lumabas itong advertisement. Wag na wag niyo yung papakialaman, wag niyo siya i-check kasi bakit? Mawawalan kayo ng ads, hindi malalagyan ng ads yung channel niyo. 'Di ba? So, wag niyo pakialaman yung disable interest based ads. So, ayan yung makikita mo, AdWords account linking. Huwag nyo yung pakialaman, associate website. Huwag na rin pakialaman guys. So, move on tayo agad. Pumunta tayo agad dito sa pinakababa guys. Sa pinaka last na settings itong channel recommendation. So, ito po yung ituturo ko sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dapat ayusin guys. Dapat natin ayusin pag ikaw na YouTubers. Gusto mong mag-grow, gusto mong lumaki yung channel mo. Ito po yung dapat ayusin natin. So, konting background lang about sa channel recommendation. So, bakit kailangan nating ayusin ito, guys? Kasi kung mapapansin niyo, guys, kung nakikita niyo sa channel niyo, 'di ba sa 'di ba may man nagpa-pump up ng mga video ng YouTuber na hindi ka naman nakasubscribe sa kanila pero still nakikita mo yung video nila kasi bakit nire-recommend ng YouTube. So, ito po yung kagandahan ng channel recommendation guys. Pagka inayos mo, ire-recommend ni YouTube or mag-a-appear yung mga video mo sa ibang YouTuber. Makikita nila yung mga video mo. So, dadaming yung viewers mo kasi pati yung mga hindi nakasubscribe sa'yo, makikita nila yung video na yun. So, ano yung dapat natin gawin dito sa channel recommendation? So, kung makikita nyo guys, merong dalawang pagpipilian. Merong allow my channel to appear in other channel recommendation. Then, yung pangalawa, do not allow my channel to appear in other channel recommendation. So, dito natin i-check dito guys. Itong second channel ko, nakaset naman siya. So, yan lang yung i-check natin guys. Yung allow my channel to appear in other channel recommendation. So, yan lang po yung papalitan natin guys. Then, ito naman sa pinakababa, wag na natin, or ikaw kung ayusin mo itong subscriber counts, 'di ba? Kung gusto mong i-display yung subscribers mo or kung hindi, i-check mo lang dito sa do not display the number of people subscribe, 'di ba? So, yan po yung aayusin natin guys. And pag na-check mo na dyan sa allow my channel to appear in other channel recommendation. So, pupunta tayo dito sa pinakababa talaga.
isa-save natin. So, pindutin lang natin guys sa save. Ayan. So, ayun na, tapos na siya. Meron nang nakasulat sa task sa pwede na tayo bumalik sa YouTube Studio. So, babalik ako sa YouTube Studio. Ayan. Medyo matagal. And dito sa second channel ko, meron akong ipapakita sa inyo dito guys na mga video ko na talagang nag-work yung channel recommendation na yan. So, pupunta ako sa video manager ko. Diba? Ito kasing second channel ko na to, hindi na rin ako active talaga dito. So, ginagawa ko lang dito is pumupunta lang ako dito pag nag-upload ako ng mga video ng tutorial kasi mostly na ina-upload. Ay, ano ba? Bakit tayo nandito? Pupunta tayo dito. Dashboard na lang tayo. Diba? So, dito na lang tayo. So, yun yung mga video ko dito sa second channel ko. Kung mapapansin nyo guys, yung subscribers niya nasa 5,000 pa lang. Pero, meron na ako mga video dito na umabot siya ng 10,000 viewers. Merong 2.3 views. May 5.1 views. Then, eto may 1K views. Meron namang 9.8K views. Meron namang 2.3K. Diba? So, ito lang yung ginawa ko dito sa second channel ko. Kahit na hindi siya masyado active, inayos ko yung settings niya. That's why, nag-grow naman siya ng mabilis. Kasi, itong second channel ko, guys, meron ba dito? Pakita ko sa inyo yung, punta tayo dito. So, kung mapapansin nyo, guys, as you notice, ginawa ko tong second channel ko nung June 3, 2020. So, may kabilisan na rin yung growing niya kasi, ilang months pa lang yun din, nakakuha siya ng ganong karaming viewers and meron siyang 5,000 subscribers. Pero yung bilang ng total na lahat ng viewers niya or yung mga taong nag-view ng video na to, this second channel ko is nasa 43,907 views pa lang. Pero okay na yun guys pag nag-i-start tayo. And yun lang guys, hopefully makatulong sa inyo yung video na to. And kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe and of course, click the bell button below para ma-update ka sa mga bagong videos na i-upload ko.